Yung magandang hapon mga kakwento. Samantalay natin ang pagkakataon. Wala pang ulan. At medyo maluwag-luwag ang ating oras para mag-vlog. This time, papakita ko naman sa inyo yung black at white. Puti at itim ng mga linyada natin. Yan. Bibigyan ko rin kayo ng konting background ng mga linyada na ito. At bakit sila andito sa loft ko, bakit ko sila inaalagaan, bakit ko sila ginagawang stock birds. Yan, sige mga kakwento, flex lang natin yung ating black and white. Dali lang. Okay, umpisa tayo sa itim. Sa itim tayo, sa itim. Yan. Etong itim na to, very special. Wala namang hindi special eh. Sa mga ibo natin, lahat special. Kahit kayo, yung mga ibo ninyo, alam ko special lahat yan. Kaya kanyo kinikip, pinapakain, inaalagaan, kasi sila special para sa inyo. Etong ibo na to, ang father side nito, kung di ako nagkakamali, ay yung reso na Peter Van de Merwe, no, yung lahi nung, hindi ako nagkakamali, Dunsol champion ni Reso. Galing kay kabayang Michael Similla. Shout out kabayan. Yung nanay ng ibo naman na to ay yung Smasher, ano, yung red Smasher line ni S Smasher. O ni One Smasher. S1. No, Smasher. Siya ang may-ari nung ibon na Red Smasher. Yan. And ang isang tropa natin si Bro Lem Carino, nakakuha siya ng anak ni Red Smasher. Ngayon, yung nakuha niya na yon na ibon ay pinaris niya sa kanyang o sa tropa namin, sa ibon na tropa namin na galing kay Michael Similla. Yung binigyan ni Michael Similla, yun ngang Don Sol Sorsogon, champion ni Reyso. Mismo yung ano, yung ibon na yon, yung nag-champion na nahuli sa Marinduque. So, ito ang naging resulta. So, Red Smasher na cross ng Don Sol Sorsogon ni Reyso. Ito, pinalit sa akin ng kaibigan. Binigay sa akin ni Bro Manuel Carino at saka ni Bro Lem. Yan. Manuel ko at saka Lem Carino. Sorry, pinagpapalit-palit ko na. Sign of aging. Ayan. So, itong ibon na to, ikapalit. Trade. Ka-trade. Ano? Ka-trade in. At sino ba tayo para tumanggi? Hindi man tayo mahilig sa mga ganyang linyada na malulupit. Kung andyan libre, binibigay sa atin o kapalit ng ating binigay, hindi natin pwedeng tanggihan. Hindi natin pwedeng bastusin ang ating mga tropa. Yung binigay ko naman sa kanila in return ay isang anak ni Tisoy. Yan. So, equally beautiful din ang pinalit nila. Ayan, pasilip ko sa inyo. Ayan. Gandang ibon, no? So, may isa akong black dito na PBM. Gusto ko mag-keep ng PBM, mga kakwento. Kwento ko sa inyo mamaya. Okay, another black. Another black sa loft ko. Actually, ito ay binigay natin na donation natin dun sa mananalo ng ating parapol. Parapol natin ng mga susuporta sa Super Young Bird race natin o yung 120 days race. Yung ating nag-iisang African Black Eagle, ABE or ABE. Ayan, malaki na. Kung matutuloy ang raffle at kukuha yung 30 players na susuporta, sa inyo mapupunta. Isa sa inyo, maaaring manalo ng ibon na to.
Pag hindi natuloy yung raffle, swerte ko. Kasi ako magkikinabang. But of course, gusto kong i-share sa inyo, kaya nga in-offer ko. So sana suportahan po natin ang Super Young Bird race ng Pakbet Pigeon Brotherhood. Kasi po, hindi lang kayo mananalo o makakasali sa isang prestigious na karera, magkakaroon pa kayo ng tsansa na manalo ng napakagandang linyada. Ito po ay galing kay Doc Jojo ng USA. Isa po siyang, yung Knight's Loaf, yun po ang kanyang loaf name, na consistent champion, winner sa mga OLR sa Pilipinas. And ito po, galing sa kanya, nabili ko, support ako doon sa kanyang ginawang pag-out ng ibon para sa isang kaibigan niya na nagkasakit. And in return, gusto ko rin i-share ang napakagandang ibon sa sino mang mananalo sa ating parapol. Yan. So, good luck. Sana matuloy ang parapol na yan at merong 30 players pa na sumuporta para matuloy ang ating parapol. So, ito black din. Noon, gusto ko sana magstay dito kasi meron akong plano para sa kanya. Meron akong isang lahi dito na nagpanalo, nag first overall champion. Mamaya papakita ko sa inyo, yun yung huling-huli ko ipapakita. Bakit ako nag-alaga ng black? Kaya makakwento. Okay, tapos na tayo sa black. Mamaya na yung pang pinali ng black. Dito naman tayo sa white. Black or white. Parang Michael Jackson lang. Oh, ang nakikita nyo ngayon ay isang Sion Beckert na breed ni Bro Armand Carino. Ito yung Beckert ni Bro Marco Ormatan. Ito yung kanya mga Beckert line. Yan. Na nakakross ng Sion. Yung Sion, yung mga champion line ni Bro Armand. Ang ganda ng beak ng ibon na to, napakaiksi. Maiksi ang beak ng mga Beckert ni Bro Marco. Mga origin ito, mga Jericho Chingso pa. Yung mga nagpapanalo sa kanyang loft. Nagpanalo rin sa loft ko yung Beckert line niya. Actually, yung nanay ni Lucky Nine ay isang Beckert. Kaya, nung malaman ko, na-i-out niya yung kanyang mga Beckert, si Bro Armand, nung i-out niya, di ako nag-atubali. Nagdalawang isip. Nakunin, kasi alam ko na mapapakinabangan ko. And meron din akong plano sa puting ibon na ito. Yan. At yun ay kikwento ko rin sa inyo. O yan, isa na namang ikinulang kalapati. Ito naman ay Sion Koopman o Koopman Sion. Ito mismo yung dugo nung champion ni Bro Armand Carino. Ito yan. Ito yung nag-champion sa kanya nung All La Union Race nung 2017. Same color. Apo na ito siguro sa talampakan. Pero na inbreed, lumabas yung kulay ng kanyang lola. Ayan. So ito, stay sa loft ko. May mga plano ako sa mga puti at black na pinapakita ko sa inyo. Alam, may dalawa pang white. Bago umulan, tapusin ang kwentuhan. Another white. Mga kakwento. Koopman Sion pa rin. Younger sibling nung pinakita ko na katatapos lang. Ayan. Mas bata, pero the same line. Meron lang siyang black sa buntot. Ayan.
hindi na napurong puti, pero yung kanyang linyada, yun ang ating hinahabol. Okay, last but not the least, ang dahilan bakit tayo nag-keep, naghanap at swerteng nakahanap ng mga puti. Dahil kay Alba. Ayan ang aking tutubi. Ang inbred tutubi ko na naglabas ng throwback na puti. Ang origin ng ibon na to ay galing siyempre sa originator ng tutubi, which is si Benito Goke. Nagkaroon si Benito Goke ng partnership kay JSO. Nakabuo sila nung super tutubi line nila, yung super pair, golden pair ang tawag nila. Nagkaroon si Jericho Chingso ng tutubi ni Goke. And from that, nakakuha ang isang tropa. Yung nakuha niya, napanak niya, nakakuha din ako. Yung inbred niya, nakakuha ako, binili ko sa kanya. Yung binili ko sa kanya na hen, ipinaris ko din doon sa galing din sa kanya na isa, na kapatid nung hen na yon, na nagbigay ng maraming champion dito sa La Union. Si Bro Romel Herme ang nakakuha nung producer na kak na yon. So ang ginawa ko, pinagpares ko yung binili ko doon sa tropa at saka yung kay Bro Romel Herme, naglabas ng dalawang puti. First time naglabas ng puti. Matagal nilang ginagamit yung ibon pero hindi naglalabas ng puti. At ako lang nakapagpalabas ng puti. Ito na yon, si Alba. Yan. Itong reason bakit nag-keep ako ng, at naganap ako ng mga puti. Dahil gusto kong subukan na magparami ng puti sa loft ko. Perhaps, umpisa ng 2024, gusto ko na ilaro sila sa OLR. Kundi man ako makalaro sa mga club races dahil concentrate ko sa pagpapakarera na lang. So, at least, pagkarera na, kukunti ang mga puti. Pag OLR, pag manunod ka ng mga datingan, pag derby laps na, agad-agad mong malalaman kung ibon mo yung umuwi. Pag puti. Yan. Yung mga ganyang plano ang pinupunterya natin. Yan. So, ito si Alba. Ang reason bakit ako nag-keep ng, at naghanap ng mga puti. Yung mga sana, yung tatlong Sion crosses na mga ibon na yon, sana ay maging hen lahat para meron siyang tatlong chicks. Meron siyang tatlong magiging kapares. Kaya mga kakwento, babalikan ko kayo. Kukunin ko yung reason naman para dun sa black. Dali lang. Okay, I'm back mga kakwento. Ito na yung reason bakit ako naghahanap at gusto na magkaroon ng mga black, lalo na mga Peter Van de Merwe. Gusto ko na buuin ulit yung black sa loft ko. Kasi yung aking nag-iisang black na si Black Pete, nakuha ng isang tropa natin sa Manila. Hindi natin pinagdamot. Ang kailangan tayo, gusto niyang kunin, bilhin, binigay natin si Black Pete. Si Black Pete ay producer natin ng first overall champion at dalawang lap champion. Isa doon sa na-produce niya ay ang hawak-hawak ko na ibon. Walang iba kundi si Mau 37. Ito siya, lugon siya ngayon. Pero maganda pa rin. Si Mau 37 ay first overall champion ng 400 km race namin sa South. Ang bloodline nito ay Peter Van de Merwe na may cross ng 300H. So possible ito, pag pinaresan mo ito ng black, maglalabas din ito ng black. Kasi ang tatay nito ay black. Yan. So hoping ano, nasa dugo niya yung pagiging Peter Van de Merwe black. And sana maglabas pag pinaresan natin ng Peter Van de Merwe din na black. Ayan, kaya yun, yung pinakita ko sa inyo na isang ibon doon na black, si yung galing kay Manuel Co at saka kay Bro Lem Carino,
hoping na hen yun. And in the future, magkikita sila nito sa breeding pen. Yan! Yan mga kakwento. So yan ang reason bakit tayo nagkikip ng white and black. Sa pula, sa puti at saka sa itim. Puti at itim, gusto nating subukan na paramihin sa ating loft. Ayan mga kakwento, yan ang ating maiksi at flex-flex na kwentuhan. Magandang hapon sa ating lahat.